mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, nagtungo si Jesus sa lupain ng Tiro at tumuloy sa isang bahay doon. Ayaw sana niyang malaman nino man na naroon siya, subalit hindi ganoon ang nangyari. Ang pagdating niya ay nabalitaan ng isang inang may maliit na anak na babaeng inaalihan ng masamang espiritu. Pumunta siya kaagad kay Jesus at nagpatira pa sa kanyang harapan. Ang babaeng ito'y hintil, tubo sa Sirofenika. Ipinamanhik niya kay Jesus na palayasin ang demonyo na nasa kanyang anak. Ngunit sinabi ni Jesus, "Kailangang busugin muna ang mga anak. Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagi sa mga tuta." Tunay nga po, Panginoon, tugon ng babae. Ngunit ang mga tuta mang nasa ilalim ng hapag ay naninimot ng mga mumong nalalaglag ng mga anak. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, "Dahil sa sinabi mo, maaari ka nang umuwi. Iniwan na ng demonyo ang iyong anak." Umuwi ang babae at naratnan niya sa higaan ng bata, iniwan na nga ng demonyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, may isang babaeng nakabalita tungkol sa kanya. Inaalihan ng maraming espiritu ang kanyang dalagita, kaya pumunta siya at nagpatira pa sa kanyang paanan. May mga pagkakataong nais ni Jesus na mapag-isa sa piling ng kanyang mga alagad. Sinamantala ni Jesus ang mga pagkakataong sila-sila lamang na mga apostoles ang magkakasama para turuan sila ng mga bagong aral. Sa kabila nito, hindi pa rin nailim sa ibang tao ang kanyang pagdating sa Tiro at sinugod siya ng isang babae upang humingi ng tulong para sa kanyang anak. Hindi nagdalawang isip ang babae na lumapit kay Jesus at nagpatira pa siya. Bagamat isa siyang pagano, nanaig sa babaeng ito ang pagiging isang ina na gagawin ang lahat para sa kanyang minamahal na anak. Kahit nagpasaring si Jesus at tinukoy siya na tuta, buong tatag namang sumagot ang babae. "Totoo nga, Ginoo, pero kinakain ng mga tuta sa ilalim ng mesa ang mga nalalaglag mula sa mga bata." Namangha si Jesus sa pananampalatay ng babaeng ito at ipinagkaloob ang kanyang kahilingan. Pagsasagawa, lumapit ka sa Diyos at dumalangin ng may buong tiwala na ibibigay niya sa iyo ang iyong hinihiling.